Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na tagapanood, tagapakinig, muli ating pag-aaralan ng isa pang epekto ng tauhid sa tao. Ang tauhid ay ang paniniwala na walang ibang dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming sinasamba ang mga tao, kaya napakahalaga ang salitang karapat-dapat. Sino ang karapat-dapat sambahin sa lahat ng mga sinasamba? Ito ang puntos na mahalaga sa katuwan sa Islam. Walang ibang karapat-dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga epekto ng paniniwalang ito na walang ibang dapat sambahin kundi si Allah ay ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Opo, kapag ka ikaw ay lumusang nagsuko ng iyong sarili, sumunod, tumalima sa mga utos na naging isang tagapaglika at winakasan mo isa sa pinakamahalagang bahagi ng kahulugan ng Islam ay winakasan mo ang pagsamba sa iba. Hindi sapat ang sumuko ka. Hindi sapat ang sumunod ka. Kailangan kumplituin mong kahulugan. Dapat nandun ang pagwawakas sa pagsamba sa iba. Kaya ikaw ay may tuturing na Muslim. Opo, ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya ay isa sa pinakamahalagang epekto ng La Ilaha Illallah. Kung ating babalikan ang kasaysayan, nalaman natin ng mga tao sa Makkah noon, ang mga Muhajirun ay nagpunta sila sa Madina. At paglipat nila sa Madina, syempre iniwanan nila ang kanilang yaman, ang posisyon, ang iba, pamilya nila na hindi umakap sa Islam. So sila ay walang-wala. Kaya naman ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagparis-paris niya. Kumbaga may ka-partner ang galing ng Makkah doon sa Madina. Pero magandang salita dito ay pinagkapatid sila, ginawang magkapatid at tunay nga na biyayang kapatirang binigay sa atin dito sa Islam, ang kapatiran sa pananampalataya ito. Kaya ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinartner niya halimbawa si Abdurrahman kay Sa'd bin Arabi'. Ito si Abdurrahman, galing ng Makkah, so walang-wala siya. Pero si Sa'd bin Rabi', siya naman ay, mashallah, punong-puno ng biyaya, may dalawang asawa. Kaya sinabi niya kay Abdurrahman, "Abdurrahman, ako ay kabilang sa mga mayaman dito sa Madina. Kaya kalahati ng yaman ko sa iyo na. At dalawang asawa ko, tingnan mo kung kanino ka mabibighani at hiwalayan ko at siya ay mapapasa iyo." Ngayon sa isang makitid ang isipan, iisipin niya, bakit? Ganun ba ang mga babae sa Islam? Hindi. Sa isang mataas ang kanyang pananampalataya, hindi iniisip ang mga kababayan ay mababang uri. Yun ay hindi maunawaan ni naman, kundi siya na may malakas at mataas ang kaniliman. So ngayon, tumadilig ito ni Abdurrahman, sinabi niya kay Sa'd, "Saan ba ang palengke ninyo?" Hindi niya sinamantala. Dahil alam niya sa palengke, doon makikita ang pagsisimula. Magsimula siya ng negosyo, makipagkaibigan siya, may makakilala siya, maaaring magbuwa sa kanya, makilala sa kanyang anak, at tuloy ang pangasawa sa kanya. So, dito ang napakahalaga, yung pagmamahal sa kapwa Muslim bilang epekto ng La Ilaha Illallah. Kaya kung may kapatid ka, galing ng Marawi, nagpunta ng Baguio City, ibabalik mo siya, asikasuhin mo siya, tutulungan mo siya. Hindi yung, oh, sige, bahala ka na sa buhay mo, ha, dyan ka lang. Hindi ganun. Kung tunay nga na pumasok sa puso mo ang La Ilaha Illallah, dapat ipractice mo, ipakita mo ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya bilang epekto ng La Ilaha Illallah. Kaya, sikapin natin bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita ang pagmamahal na ito. Dahil kung hindi natin isinagawa ang bagay na ito, paano natin makukuha ang pagmamahal na naging isang tagapaglikha na sobrang halaga? Dahil ito ay natutulot ang awa at lugod niya sa atin. So yan po mga kapatid, ang isa na namang epekto ng La Ilaha Illallah na dapat nating inaasam-asam para maging malakas ang ating iman. Hanggang sa muli nating pagkikita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.